in the GMA 7's comedy bar, and he has a show every Wednesday on Studio 23. He's one of the hosts of Usapang Lalaki. Let's all welcome the very funny Alex Calleja. Hey there. Oh! Sorry. Akala ko titi mo yan. Bulgara, eh. Di ba pwede mo yung titi dito? Ano yung titi? I would like to do the impression of bird just hanging around. That's my information. Ako nga pala si Alex Calleja. Welcome! Palakpakan naman sa... Nasa ano tayo, 19 East, and thank you. At alam ko, puro ba kayo taga-South? Yes! Walang taga-North? Paano nyo nalalaman na hindi kayo taga-North? Sino nagdidikta? Alam mo, South ka. Ay, nako. Salamat at napuno tayo ngayong gawin. At it's a long weekend, di ba? Tama? Yeah. Yeah. Interaction tawag dito. Yeah. Nakatingin ako sa episode yung nag-uusap tayo. Parang, ako? Oo. At gano'n, pag dalawang lalaki magkasama, nag-uusap, parang ganda ng basketball gagawin. Oo nga, pre. Parang sa ganun ni Kobe, oo nga eh. Parang may pera ka ba? Ano? Ako? Ang tayong dalawa lang eh. Sure ka? Naalala ko tuloy, I have two kids, ha? I'm married, I have two kids. Yung isa 2.5 years old, yung isa 13. Ang layo ng gap, no? 10 years. Kasi pinalo namin yung bagong rhythm method, leap year method. Every leap year lang kayo mag-sex. Yung unang leap year. Yung unang leap year, meron siya, kaya muna. Second leap year, medyo lover's quarrel. Yung sa third year, third leap year, ayuda na. Bastos. Nandiyan ba ayuda? Ayuda, ayuda. Naalala ko, may pa... yung anak ko, papa, 2 years, mga 2.5 years ago, January siya pinanganak eh. So, nung buntis yung misis ko, sabi niya, isang gabi, sabi niya, masakit na. Sabi ko, sumasakit na dyan mo? Oo, sure ka? Nagko-contraction na? Oo. So, tinigil namin yung sex. Dinala ko agad siya sa ospital. Pwede pa raw! Nasa cause mo eh. Nasa protect... Okay lang. Pagdating namin sa hospital, naalala ko po, sabi sa akin ng nurse, sir, makikita niya na anak niyo. So pumunta ako, share ko lang, total close na naman tayo. Pagpunta ko sa nursery room, sabi ko, kinausap ko yung anak ko, sabi ko, who are you? You're a stranger coming into my life. Ilang binaril ko ang boses, maliit, babae. Sir, hindi po yan ang anak niyo. Nasa kabila po, puta kaya pala Chinese. Mga ni Marlon ulit. Transform sa bahay namin yun. Sa akin, mga doktor doon, mga masyadong mga da-drama mga doktor, no? Chine-check up yung anak ko. Shit! Grabe to. Sige, doon ka ng sakit? Ganyan, shit. Oh my God. Doon ka ng problema. Sira na naman tong stethoscope ko. Pero natutuwa ako sa mga doktor, ha? Kasi yung mga writers, pwede silang magkaroon ng mga writer's block, di ba? Ang doktor, hindi pwede, no? Imagine nyo kung doktor nyo ino-operan kayo. Siya ka naman susunod dito? Puta, nakalimutan ko. Hello, pre! Pinutol kayo malaking ugat. Ano ulit yung susunod? Ayun ba? Shit, I'm so sorry. Sa kayo mga nagtatrabaho sa opisina, may burnout, di ba? Pag ayaw mo na magtrabaho, alis ka, vacation leave ka. Ang doktor mo, paano kaya pag na-burnout yun, ino-operan ka? Shit, sawang-sawa na ako dito! Naalala ko pa yung, alam niyo pag emergency, di ba tumatawag kayo sa taxi? Parang ang hirap sumakay sa taxi sa Pilipinas, no? Parang kina-question mo, worth it ba kung sumakay sa taxi na to? Di ba, parang yung mga taxi driver, ang hirap ng mga questions, di ba? May validation. Parang pag pumara ka, pag pinasakay ka na lang, shucks! Thank you, ha. Ang tagal kong hinintay yung pagkakataon na to. Ang hirap ng mga tanong, di ba? Papala ka. Sir, Makati. Traffic mo ba doon? Wait lang ano nga.
pwede sa psychic power ko, hindi naman, ho. Para ako, Nong! Quezon City! Pupunta ako Makati, eh. Sige, sabay na lang ako sa Makati. Matagal na akong dinakapunta doon, eh. Driver to. Anong pinakamagandang lagi nyo sinasabi pag umara ka? Nong! Makati! Sir, sila ang metro ko, eh. Huwag kayo magpila na, may extra ang metro dito. Pasak ito, saksak mo sa mukha mo! Ano lagi wala sila? Panukli. 75 yung metro, may 100. Wala kang panukli dyan, sir, eh. 175? Wala kang panukli? Wala talaga, sir, eh. Sige, papitik na lang sa ilong. Para quits tayo. Papitik! Papitikin mo ko. Damn you! Damn you! Saan ang makipag-awin ng bakla, no? Gusto ko talagin niya. Pag lalaki, malaking macho ba lang inaawin ng bakla. Damn you! Ayaw mo pachupahan! Makainis ka! Hindi ko ba sa batang stock? Saka 500! Yung store para malamig yung libiga. Matagal talaga yung joke niyan. Pero nakakatuwa mga bakla, ha? Kaibigan ko yun. In fact, ginawan ko sila lang kanta, ha? Kaya, para sa maraming mga kaibigan bakla, ito yung kinakata ko sa kailan. Paraiso, help me make it stand. Paraiso, I grab it by the hand. Paraiso, help the world. May echo pa. Help the world understand that if I could see a single bird, what a joy! ang hirap talaga sumakay sa taxi ngayon. Kaya minsan sumasakay ako sa taxi, tahimik lang ako eh, pagparang. Sabi ng taxi, saan tayo? Saan tayo para malaman ko? Ikaw, kung saan ang convenient sa'yo? Kaya naman lagi nasusunod, di ba? Gusto mo ko para ako? Para! Saan tayo? Hindi ako sasakay dito. Gusto ko sabihin sa'yo, nainis ako sa'yo dahil alam ko wala. Sira ang metro dito. Hindi ako hati doon sa makalit. Traffic doon! I'm sorry. So pag kumarang ang taxi, Nong! Diyan lang ako. Malapit lang mo ba kayo? Sabi ko sa'yo, kaya na kung malapit lang, dililakad ko na lang. Tapos lagi yung mga taxi driver may iniiwas ang mga lugar. Dati kasi nagbangkal ako eh, malapit yung sa Malibay. Pag para ko, boss, bangkal Makati lang. Sir, doon nag-ati doon, ang lapit na sa Malibay. Malayo kami doon! Lapit lang kayo! Malayo kami doon! Malapit lang kayo! Sana, sumama ka! Papakita ko sa'yo! Gusto niyo makagante sa mga taxi driver? Pag sumakay kayo, mutot kayo sa loob. Sabi ko, sabihin ng taxi driver, mutot ka, ano? Oo. Pero pag sakay ko, pagbaba ko dito, may panibagong pasayero sumakay, ikaw na kumutot. Kawawa yung mga taxi driver mamaya. Kuyog kayo. Sorry, ano, yung maganda dito yung nangungula ka ng taxi driver. Pero alam mo, kahit nangungula ka ng mga taxi driver sa Pilipinas, meron silang quality control, ha? Oo, hindi sila basta-basta nag-release ng kulangot sa ere. Eh, talagang niskutres na. Buwagag to. Maganda bilog dito, ha? This is perfect. Alam mo kung saan maganda magabang ng taxi pag Sunday. Minsan, papara ako dun, eh. Nung may papayin pa kayo 500. Sige, sir, meron! Sakit lang kayo! Hindi, nagsasurvey lang ako. Kaya bumili ako ng ano, eh. Ng kotse. I recently bought a brand new 1986 Mitsubishi Galant. Brand new spark plug! Dalawang beses pa lang ako nagagamit eh. Isa sa umaga, isa sa gabi for 10 years. Konti lang yung pinagawa ko. Pinalitan ko na yung makina, yung body, sa aking apat na gulong. Ang ganda ng 50,000 ko nabili eh. Pinapraise ko nga ngayon, ladies. Sabi ko, magkano ang binigyan ngayon ito? 150. Shit, tumakas ah. 150, pakino dyan sa junk shop, oh. Pero kaya ako binili yun dahil sa apat na technology na alam ko ngayon gabi nyo lang maririnig. I promise you, yung unang technology, yung TDS. Oh, tanina, ano yun? Galing, parang dialogue na dialogue, ah. Pare, pag sinabi ka yung joke na yun, sabi mo, ano yun?
Time delay system. Pag alas 9 yung alas, alas 6 pa lang, wina-warm up ko na. Yes. Hindi na nanakaw. May delay. Pati maganda ako, naiinip. Putang na to, hindi naging start. Patay ko din ako natin. Ang dami-dami kotse. Pare, may apat na technologies yan eh. Yung isa, yung power saving system. Pag in-start ko ngayon, after 5 kilometers, kusang humihinto. Sa South Super Highway pa, wow! What a place to stop, ha? Yung pangatlo, yung ABS. Wala kayo idea sa sinasabi ko, no? Who's the poor guy now? Advanced braking system. Pag mga 100 meters, mag-brake na ako, dito pa lang mag-brake ko, shit! God, please! Ito, di ba yung intervention? Yung God, stop! My son, you called! Yung pang-apat, yung ACC, ito, latest to, ha? Baka, binili ko to sa Rayon. Yung cable. Baon! Ito, yung device to, it's a mechanism na you put outside the car. Ah, ang pangalan ng ACC is Adjustable Climate Control. Yun yung bagong technology, ACC, Adjustable Climate Control. It's a sensor, a mechanism na you put outside the car kung anong temperature sa labas ay hindi ng temperature sa loob. Galing, no? Pero kahit ganun yung kotse ko, may ano yun, may airbag yun, ha? Manual nga lang. Anak, delikado na itong lugar na to. Ipan mo na yan. Damay mo din ako. Pero mahal na mahal ko yung kotse ko na yun, ha? Pinapalinis ko yun. Nakakita ko ng car wash, 80 pesos. Ay, okay ito, pina-car wash ko. Pasok sa loob, sir, 300 yan. Ha? Ba't ang mahal talaga ko 80 lang? Kasi special care to, sir, eh. Hindi kami gagamit dito ng pressurized. Gagamit kami dito ng cotton. Sasosol namin sa downy. At para maiwasan yung kalawang, which is 80% ng kotse nyo. Pinapa-full tank ko rin yun. Pag sinasama gasoline. Full tank. Sir, saan natin nalagay? Sa loob ng gas tank o yung bubuhos na yun sa kotse nyo? Ayun ako. Pag pinapark ko sa Greenville dyan, sir, huwag pinapark dito yan. Baka hindi nyo ma-afford yung bahay dito. Gago. Sir, park dito sa open air, oh. Eh, kumakarnap to. Sir, may taste naman po yung mga karnapper namin dito. Meron kami dito, ano eh, benchmark ng mga pinakarnap. Wala po sa listahan. Ang tagal na. Limot na nga yung man na yun, model na yan eh. Pag dumarating yung kotse mo, haa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 
Pinaayos ko sa Amerikano ko, sir, anong kailangan dito? Kailangan ito ng pare. Pray over na ito. May mga bagay talaga nililet go eh. Ay, nako. Okay lang kayo? Where the comedy character, by the way, are you having fun? Kabalik kami sa Sanlinggo, nadulit kayo. Iba naman ang mga joke namin, sisimula namin yung dulo, papunta sa unahan. Para malimutan nyo ng konti. Pero minsan, di ba, tayo, ay, pero yung kotse ko na yun, di ba yung mga tulog ng mga kotse, common na common. Ako iba, alam ka agad na, ay, si Alex to. Kaya tutulog ng kotse ko. Nag-release eh, nag-release eh. Sabi ng kotse, stangin na nakahabot din. Nervous ako din sa kotse na to. Pero minsan pag nakakasabay ko sa yung mga green, ano, red light, nakakasabay ka ng driver, di ba? Parang nagkakatingin ka. Ako yan. Puta, nagkararang kami. Ang bilis! Nabasa ko na sa gilid, Arlington Memorial. So, di ko na sinundan. Ang daming tao sa likod eh. Set up pa sa sakin nga, parang may tugtog eh. No, peace man. Ayun. Okay lang, saan ba dito ang first time narod ng ganitong comedy? Taas naman ang kamay. So ako lang. Mahiyayin talaga mga Pinoy, no? Kaya alam nyo, alam mo gusto ko sanang mag-bus eh. Kasi ayaman taxi, di ba? Mamahala ka sa taxi. Gusto ko sanang mag-bus. Pero sinungaling yung mga conductor, napapansin nyo?
Alam na yun. Isa na lang, alis na, isa na lang, alis na, isa na lang. Sumakay ako. Isa na lang, alis na, isa na. Sino naman lima yung sumakay? Isa na lang, alis na, isa na lang. 20 yung sumakay. Isa na lang, alis na, isa na lang. Pucha, 30 na kami sumakay. Kaya na tayo, alis. Isa na lang, driver na lang, alis na. Driver na lang. Boy ka pa. Nag-FX naman ako. Ang hirap sa FX. Pero maraming mga mabira kailang nangyari sa FX, ha? O, pagka hindi ka alerto doon, marami na nangyayari doon. May sasakay na babae doon, pag napapagit pa, ito no, tapos naka-makeup na pagkatapos. Ang galing! Pag... Sumakay, pangit, pagkatapos. Pangit pa rin, pero may makeup na. Pag hindi ka nakahirin, mami-makeup ang ka rin. Ito, pag sakay, may makeup na lahat ng tao. Kaya nasa nila pag umuwi ka sa opisina, o kaya kung saan makigayin, pag napagod kayo, tapos nanonood kayo ng TV, di ba? Bilang nakakatulog kayo, pag-isin nyo, tapos na yung palabas. Bisa pag pinapatay, huwag, nanonood pa ako! Pato pinatay! Pato ka, na-stress na! Sa FX, nangyayari sa akin yan. Ang bilis din, ang bilis lang! Pag ano ko, nakakatulog ko, pag-isin ko, wala na yung cellphone ko, sa'yo, ang bilis lang! Puta na kuya to, ba't naging my phone? Yun, concern na nyo, manudukot yun. Ibig sabihin, pinapalitan. Nokia, my phone. Dual yan. Dual SIM. Tontuwa ako na, my phone ang telepono ko, by the way, my phone. Tontuwa ako dahil dual SIM to. My phone. Dalawang SIM. Globe, saka sun. Yun nga lang, pag nalobat, wala kang mahiram ang charger. Puro Nokia sila eh. Oh, dual SIM ka, ha? Wala nga lang charge. Anyway. Tapos yung alam mo sa FX, nakakainis, yung may mga kasabay ka malaking lalaki, tapos inaantok. Natutulog sa mga soda mo. Sinisiko ko yun eh. Putang ina ka. Putang ina ka. Gaganan lang yun. Bumabante, no? Parang may... Lalo kang bumabon. Puta, pag nagising yan. Tapos ka sinisiko. Kasi huwag ka dyan. Dito ka sa lap ko. Comfortable, nararamdaman ko eh. Gusto mo, lalabay? Itang ina mo. Kaya ka, di pa ako matutuloy sa FX, wala ko ng bahay, gago ka. Hindi na baka busy ang buhay mo? At ang tulog sa FX mo kinukuha? Adik ka ba? Kaya nag-jeep na lang ako. Jeep na lang! Pero mapapamahal ka sa jeep ha, dahil ugali natin mga Pinoy, pag may nakasabay tayong mga kakilala, ano ginagawa natin? Bayad na kita. O, tiyan, kayo ito ang baby mo, pre, bayad na kita. Huwag na, Lex, tigil na ako ng bahala. Pre, kasama ko yung asawa ko, bayad ko na rin yan. Kasama namin mga kapatid nila eh, bayad ko na kayo. Yung mga pamangkin niya kasama po, tali na family jeep ba to? Ba't tingin nila nilang pinto? For family use only? Pwede naman yun eh. Ang 250 binahay ko sa'yo, hayop kayo. Ano yung hype na yan? Parang tatay mo yan, ha? Ba't niyo ako pinasakay dito? Outing ba to? Pagsakay mo sa jeep, napagitna ka. Ano nangyari sa'yo? Taga-abot ka. Bayad ro. Bayad ro. Bayad ro. Bayad ro. Bayad ro. Nasa, natutulog ka na. Bayad ka. Bayad ro. Bayad ro! Minsan okay lang sana kung papaabot, minsan papakumputin ka pa eh. No, by the way, yung tatlo dyan, no, galing sa QC, bababa ng Buendia. Yung apat dyan, senior citizen, so may 20% na bawas. Yung tatlo, student. Gusto sana namin tigbibente ang sukle, saka may tigbili 5 piso. Utang na mo. Bayad ko na kayo. Minsan tuloy, pati yung hold up eh. Boss, hold up daw. Hold up daw. No, hold up daw. May nakasabay ko pa na jeep na mahabang babae. Mahabang babae. Mahabang buhok na babae. Ah, kahit ang lumagluwag, upo sa tabi mo, masigip. Ba't dito ka naupo? Dito kasi iniwan ang bangs ko eh. Kaya pagbaba mo, puta, nalalasa mo pa yung aloe vera eh. Ba't kaya karami ng mga jeep? Mga kasing haba ng buhok ni sa dahon, no?
May makeup pa na ito sa chin. Naranasan niyo naman ma-hold up ng isang old upper na tatlong beses? Ako naranasan ko yan. Yung pangatlong old up, sabi ko, noong natatanda niya ba ako? Pangatlong beses na ako na hold up. Kaya pala dyan ang familiar ah. Ayun, nag-inglis na kayo. Sige, dahil tatlong beses nakita, meron ka ng discount. Tapos ito yung stamp card, pa stamp tatlo, tatlong beses nakita na hold up. Pag sampu, kapakuha lang ko na yung cellphone mo. Ang hirap naman mag-MRT. Di ba? Kasi hindi naman ako confrontational na tao, di ba? Ang MRT, pagka, pagpasakay ka, di ba? Dahil punong-puno doon, di ba? Punong-puno? Yung mga, sasakay kami! Yung mga baba, bababa kami! Ikaw sa kamuta, guard ako! Pag nasa loob, para ka naglalaro ng trip to Jerusalem, eh, no? May tugtog pa, tapos, tan-tan-tan-tan-tan, tatayon-tatayon-tan. Ayun, may tabi! Aaaaaah! Auna! Hindi ikaw, yung anak ko na upuan mo. Ay, shit! Sorry, baby, ha? Oh, may dugo, may dugo. Okay, kayo, pagsasakay ng MRT, huwag niyo iwan yung sinyeras niyo, ha? Hindi sumusunod sa kabilang station. So, maraming, ano, ayoko nakakit sa MRT, mga nag-breakup. Antik na puso, di ba? Pag sumakay. Pagkasanday, mag-shota, bilang makakasakay babae. Shit, sumasarap pa ito. Shit, susunod na kita sa kabilang station. Sige, magkikita tayo sa kabila. Mahal kita! Mahal kita! Ito kami yan, magkikita pa kayo. Pa North Tune, pa South pala kami. Shit! Dahil Halloween ngayon, isasara ko ang aking set sa mga nakakatakot na joke. Gusto niyo ba yon? May nag-request sa akin nun eh. Yeah! Nung yung anak kong 13 years old, mahilig manood na nakakatakot. Tapos natatakot. Kaya sabi ko po niya, taka tuturuan kita ng leksyon. Bumili ako ng DVD, The Ring, Japanese version, si Sadako. Hindi ko pa napapanood yun, ha? Alas 12, ganito rin, pinatay ko lahat ng ilaw, sinaksak ko. Diyan ka lang. Puta, nakakatakot ang hayop na babae na ito. Lumabas sa TV, gago to, ang dami namin TV sa bahay. Ay, kasama mo sa CR. Diyan ka lang, puta ka, ha? Load ka lang ng putang na nakakatakot, pupunggago ka! Kasi nung bata tayo, madalas tayong takutin ng mga magulang natin, di ba? Ano pinatatakot sa atin? Manananggal. Oo, nakakatakot sila dati, pero ngayon, no more. Di ba? Kasi komplikado, nag-ahati yung katawan nila, di ba? Eh, kung umulan, saka bumagyo. Di ba, lumilipad ka, pagbalik mo, shit, dito ko lang ito iniiwan, ha? Ano ba? Shit! Ano ba ito mag-iit? Shit! Noong nasan ba dito yung manood? Ay, ito katawan? Inanood? Ang inang nga! Saan ang hirap? Pag nag-iwan ka ng gamit sa ano, nanakawin. Ang daming adin ngayon. Nag-iwan pa kalapin ang katawan mo. Kaya may lumalakad mo adin. Pre, look out ka. Bili pa ito. Gago! Lalaki ako! Ganun talaga yung joke. May mga nangyayari ka talaga dito na hindi mo tatanggap na pwede ka mag-evaluate ng buhay mo. Pero let go! Kung di mo kaya tutok at Joseph! Ano ba yung nakakaano? Yung mga white lady. Ano ba kung ba't nausin yung white lady? Dati black lady yan. Eh di ba nagpapakita sila sa dilim? Natakot ka ba? Saan ka? Dito ako. Saan ka? Tangina, naka-black ako. White na lang. Nung nag-white lady, madalas magpakita sa liblib na lugar. Siyempre, ikaw lang makita. Nakaka-bad trip yun. Tangina, white lady. Shit. Ako lang nakakita. Nakaka-bad trip to. Diba? Dapat magpakita sila sa Mega Mall. Sale. White lady, oh! White lady! Ay, sabi ka na, matotoo to eh! Picture! Tag! White lady, di ba? Like. Pero pinagusto ko sa lahat yung zombie. Takot ang zombie, lagi may nahabulan ako.
Kaya naisip nyo ba pag wala silang tao hinahanap? O nakakain? Wala na, ubos na. Kakahabol nila. Anong gagawin nila? Zombie dito. Tang na battery, wala ng tao. Thank you very much. I'm Alex Calian. Thank you for you're such a wonderful crowd, but we have some more. It's just the first stop. And do you want some more? Yes! Palakas naman konti. Do you want some more? Yes! Okay. Visit us at website www.comedycartel.com.ph. Ganyan ang segue, no? www.comedycartel.com.ph. Add us on Facebook and Pinoy Comedy para sa mga schedule. And you can add me on Facebook also, Alex Calleja. And fan page, Alex Calleja also. And I have a show every Wednesday at Studio 23. Usapang lalaki, 9:30 ng gabi. Okay? Okay ba? Please support naman yung show namin, payusap lang. Kasi pag hindi nag-rate yun, patay ako eh. Per episode ang bayad sa akin eh. Okay, thank you very much. And palakpakan naman isa. Parang bago kami next comedian natin. Our next comedian, one of the finalists of Lollapalooza 2008. He's very funny and he's also a big guy. Okay, so let's all welcome the one and only Richie Fernandez.